Mokatahanan, kawang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sagot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na sarot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maalam. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamahdala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahama at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matala. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangsi, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangi. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilangin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gaganting palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanungin nila'y kaligtasan. DWXI, hindi lang ng mabuting balita, hindi lang pinagpala. Shout for joy, shout for Jesus. Good morning, good morning. Sa mga pinagpalat nagagandahang nagagapuhang mga anak ni Yahweh El Shaddai, lalo na sa minamahal nating punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, at sa kanyang beautiful sister wife, Sister Belen Velarde, at sa kanilang buong pamilya. And syempre po sa ating Head of Education, Brother Ray Vargas, at sa lahat po ng mga preachers at panggagawa po ni Yahweh El Shaddai. Good morning po sa ating lahat, sa lahat ng mga nasa kani-kanilang mga tahanan. Good morning po, narito na muli ang magdadala ng saya at sigla sa inyong Saturday morning, ang Yes Saturday Jam, ang tinig ng mga kabataan ng Diyos. This is your prayer buddy, Sister Chona Manalo. And a blessed morning po sa lahat. Ito po ang inyong mga kasama naman, Sister Sarah Joy Reyes. Amen. At andyan din po ba, no? May makakasama rin po tayo. Pakinggan po natin na ito po is nasa malayong lugar, ano po? Ayan. Good morning po, prayer buddies. Ayan. Ito po ang inyong mga kasama, prayer buddy, Abby Aguirre from Ambel City, Banyare. Thank you, Abby. Good morning, Jan B. Praise the Lord. Sa oras po na ito,
Napaka, amen. Sa pagbati ng isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ako din po ay inyong makakasama sa ating pong yes, Saturday Jam, si Prayer Buddy Mean Parkeret. Amen. Good morning din dyan, Sister Mean and Sister Abigail. Muli po, samahan niyo po kami sa umagang ito para sa ating kwentuhan na punong-puno ng pagmamahal. Ano po? Sapagkat yan ang ating pag-uusapan ngayong oras na ito. At napakagandang simulan po ang umagang ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Let's take a reading from the Gospel of St. Mark, chapter 8, verses 1 to 10. During those days, another large crowd gathered. Since they had nothing to eat, Jesus called his disciples to him and said, "I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. If I send them home hungry, they will collapse on the way, because some of them have come a long distance." His disciples answered, "But where in this remote place can anyone get enough bread to feed them?" "How many loaves do you have?" Jesus asked. 7, they replied. He told the crowd to sit down on the ground. When he had taken the 7 loaves and given thanks, he broke them and gave them to his disciples to distribute to the people, and they did so. They had few small fish as well. He gave thanks for them also and told the disciples to distribute them. The people ate and were satisfied. Afterward, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. About 4,000 were present. After he had sent them away, he got into the boat with his disciples and went to the region of Dalmanuta. Makaraan ang ilang araw, muling nagkatipo ng napakaraming tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, may hilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-pirason niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 40,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao saka siya sumakay sa bangka kasama ng kaniyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. My dear brothers and sisters, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Praise God, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Buhay na Diyos, aming Amang Yahweh Shaddai, sa umagang ito patuloy ka naming pinupurit, pinasasalamatan. Salamat sa buhay na kaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at sa patuloy mong pag-iingat. Dalangin po namin na naway patuloy mo kaming patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkakasala. At dalangin namin na nawa ang Espiritu Santo ang siyang patuloy na manguna sa umagang ito. Loobin mo nawa ng mga salita mo na aming pagninilayan, ng mga inspirasyon at mga kwento na aming ibabahagi ay maging pagpapala sa lahat ng mga makakarinig. Maging kalakasan sa bawat isa at magbigay ng patuloy na inspirasyon para patuloy kaming magmahal. Maging matapang at maging matatagang loob na ipakita ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. Panginoong Jesus, walang ibang mapapurihan ngayong umagang ito kundi ikaw lamang. Sa pangalan mo, Panginoon, at sa tulong na panalangin ng aming inang Birheng si Maria,
Amen at amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus ay makinig sa pangaral ng ating Ama. Sama-sama kumbaho na sa iyong pagkakataon. Hindi ka mabibigo kapag siya kasama mo. Hindi ka mag-isa, siya'y karamay mo. Sama-sama makiisa pagpupuri sa Ama ating makakamit ang pagpapala niya ating madarama ang pag-ibig niya. Praise the Lord! It is indeed a beautiful day para sa mga kabataan ng Diyos saan man tayong dako ng mundo. At lalong magiging beautiful ang inyong Saturday morning kung patuloy po tayo naka-tune in sa ating programa. Sapagkat ang programa pong ito ay naglalayong akayin ang mga kabataan papalapit sa Diyos at mas palalimin pa at pag-alabin pa ang kanilang desire sa paglilingkod sa Diyos. Ayan, muli, Prayer Body, good morning sa iyo.
And good morning sa lahat ng ating prayer buddies. And good morning sa prayer buddy Chona. At syempre yung ating mga kasamahan na nasa malayong lugar sa Ambel. Si prayer buddy Abby and prayer buddy Mary Ann. Hello! Ayan. Andyan pa po kayo, prayer buddy Abby. Pakinggan po Amen. Natin. Dinig ba kami, prayer buddy? Ayan, dinig kayo, dinig. Ayun, dinig na dinig pala kami. Ayan, good morning po ulit sa lahat ng prayer buddies. Ayan, nasa Ambel po sila. Praise the Lord. At sa oras po na ito, no, dako na tayo, prayer buddy Sarah, sa ating pag-uusapan. At ito ang ating topic for today, no, na ating bibigyan ng ating personal sharing natin. At syempre, mga kabataan natin na ano din, no, free din sila na para sila ay makapag-share ng kanilang insights. At ito po, yung ating pag-uusapan. In a relationship ka ba? Kay boyfriend or girlfriend? Kay Lord? Or syempre sa best friend, no? Anong kwentong courage ang nagawa mo para sa in a relationship mo? No, muli, ito po yung katanungan. Anong kwentong courage ang nagawa mo para sa kain a relationship mo? Dahil ang ating virtue ngayon na topic natin, no, sa buong buwan ng February ay the virtue of courage. At yan ang napag-usapan natin sa first week, no, last Saturday. Sina prayer buddy Emma May, prayer buddy Charles, pinag-usapan nila kung ano yung ibig sabihin ng courage, no? At narinig natin, isa sa mga narinig natin tong sa kanila ay yung ang courage ay yung hindi yung matapang ka na gawin ang lahat ng bagay. Kung ano yung gusto mo, malaya ka na gawin at meron kang lakas ng loob na gawin itong bagay na to. Kundi ang courage, ang lakas ng loob ay yung ginagawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung mabuti. Ano? So ngayon naman, dahil po ay February ngayon and bukas ay February 14, no? Happy Valentine's po. Happy Valentine's po sa lahat. And happy Valentine's! Amen, amen. And syempre sa ating minamahal na po ng lingkod na talagang mahal na mahal natin, no? Happy Valentine's po. And syempre dahil Valentine's and Love Month, no? At bukas po ay Happy Hearts Day. Yan ang ating pag-uusapan. Ano yung kwentong courage na ginawa natin sa ngalan ng pagmamahal, no? Na naipakita nating tapang sa ngalan ng pagmamahal. Parang may kantang ganun, di ba po? Sa ngalan ng pag-ibig, di ba po? Napakanta pa po tuloy. Ano? Ano po yung mga life examples na mga experiences natin, no, na naging matapang tayo, mga bagay na nagawa natin sa ngalan ng pag-ibig natin kay Lord, pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga prayer partners, at sa family natin. Amen. Amen. Siyempre kasi prayer buddy, John, bago din tayo mag-share, diba? Siyempre pag nagmamahal tayo, parang mas lumalakas yung loob natin, especially kapag may kailangan tayong sakripisyo, may kailangan tayong gawin para dun sa mga minamahal natin. Yung love kasi yung parang nagbibigay sa atin ng strength to face yung fears, yung kahit yung mga minsan limitations, and then yung love din ang nagbibigay ng courage para sabihin natin ma-withstand natin yung mga problema or yung mga challenges na dumarating sa atin. So kaya nga ngayong Saturday, ang pinaka-title natin is Courage in Love. Kung di ako nagkakamali, prayer buddy Abby, ano? Courage Opo, in Love. Opo, tama po yun. Tama. Ay, natatawa na lang tayo. Hindi, joke lang. Prayer buddy, ano? Tama yung sinabi kanina ni prayer buddy Sarah, ano? Kanina nga nag-uusap kami dito ni prayer buddy Abby. Tapos sabi namin, maganda tong nabasa natin sa 1 John chapter 4 verse 18. Sabi dito, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Kaya ibig sabihin, pag, di ba, hindi na tayo natatakot, nawawala na yung takot sa atin, yun na yung simula ng courage, di ba? Yun na yung simula ng courage sa bawat isa sa atin para ma-express natin yung love natin kay Lord, sa ating relationship, sa ating family, even sa ating brothers and sisters in Christ. Kaya napakaganda nung panimula na sinabi ni prayer buddy Sarah, ano, na yung courage in love, ano, yan talaga, o yung love talaga, yung pagkakaroon natin ng love, ano, sa tao, sa ating Panginoon, yan yung nagpapawi ng ating takot. Amen, oh, meron amen. Meron pa ba? Alam mo, gusto na si Abby. Ayan, si prayer buddy Abby. Ay,
Nagulat. Nagulat tuloy. Pero ano, yun nga. Katulad yung sinabi niyo, may yun na yun. Pero, kasi nga, isa sa mga magagandang mapapansin natin dun sa binanggit ni Pair Body May Ana, yung walang takot, yung tunay na pag-ibig, no? Kasi maraming mga pair buddies na ano na pinapangunahan ng takot. Bakit? Kasi malamang sa malamang yung pag-ibig na nararamdaman nila ay hindi tunay, no? Isa din siguro sa parang isa sa mga anong nga tawag doon? Anong word? Kaya mo yan. isa sa mga bagay na parang sign, no? Sign na ikaw ay tunay na nagmamahal kung hindi ka natatakot na i-express yung pagmamahal mo. Amen. Tama ba? Amen. In love na in love si Pair Body Abby. Oh. Okay. But ako! Valentine's nga sabi kasi. Ayan. So narinig po natin, no? So isa pala sa mga sikreto para mawala yung takot natin. Kasi lalo na ngayon, di ba, marami talaga na minsan inaalihan ng takot. So para ma-remove yon, mas maging higher, mas maging strong yung love natin. At yun, isa rin yan sa naituro sa atin ng ating punong lingkod. Ang pag-ibig ay nagpapawi ng anumang mga takot. Kaya yung takot na yan, no? Sa tulong ng pag-ibig ng Diyos. At sa pag-ibig na ating nadadama at binabahagi sa ating kapwa, mawawala yung fear. At mapagtatagumpayan ang takot. At ngayon naman po, napag-usapan natin dahil ating na-explain na yung courage in love, ating pakinggan naman yung mga kwento natin na nagawa, no, na experience natin na kumbaga parang mga personal experiences na ating na ating naranasan sa ngalan ng pag-ibig. Ayan. Ayan. Siyempre, simulan ko na. Sino ba? Sino? Sa ngalan ng pag-ibig. Pero ito, meron akong gusto i-share kanina habang nasa biya. Parang iniisip ko na siya i-share. Although mababaw lang siya. Hindi pa nga ito sa boyfriend. Pero ano lang, medyo hindi siya ganun kalalim. Pero hindi ko siya makakalimutan. Kasi nung college tayo, bumaba kami dun sa May Sukat Highway nung mga, syempre, nung mga classmate natin. Tapos, siguro tatlo kami nun or apat. And then, bumaba kami dun para kumain ng kwek-kwek. No, 'di ba? Na street foods. And then nung habang nakain kami, di ako yung unang natapos, ganyan. Tapos mayroong dalawang lalaki na yung bang malalaki yung katawan, ganyan. Tapos parang tinitignan nila yung isang kasamahan natin, ganyan. Tapos nung tinitignan nila yung isang kasamahan natin, sabi ko, "Ba't para ka akong ano? Ba't para ka akong pagtitripan nila tong kasama ko?" Ano po? Tapos pinagmamasdan ko lang sila. Hanggang sa, nung lumapit na sila, sit-sit sila ng sit-sit, yun dun sa classmate natin, dun sa kadalawang kasama ko. Di ako, kahit sabi ko, kahit sa isip-isip ko, kahit malaki katawan nyo, kapag binabastos nyo yung mga kaibigan ko, parang sa isip-isip ko, hindi pwede. Kaya ang ginawa ko, nagmatapang ako. Sabi ko, ay mga kuya, sabi kong ganon. Tawag dito, ayusin nyo yung trip nyo ah. Nakita mo na parang nakain kami, ganyan, tapos ganyan kayo parang nanti-trip. Tapos lumapit sa akin si Luisa, yung kasama ko isa. Tapos sabi niya, tapos tumingin sila kasi kasabi nila, sinong inaaway ko? Kasi nga daw, ang lalaki nung parang ang lakas daw ng boses ko. Tapos yung pang parang nagulat sila. Tapos biglang sabi niya sa akin, nung nakita niya yung mga kasama, sabi niya sa akin, Sarah, sabi niya ganun, kuya ko yan, sabi niya. Kaya nung sinabi niyang kuya ko yun, ay kuya niya yun, parang nag-shrink ako bigla, na parang sabi ko, la, inaway-away ko pa, tapos kuya mo rin pala. Tapos nung time na yun, na-realize ko, sabi nung kasama ko, isa ba niya, ang tapang mo pala, kaya mo pala kaming ipagtanggol, kahit ano, kahit malalaki yung katawan ng mga lalaki. Ano po? Tapos hindi ko siya makalimutan kasi sabi ko, parang dun ko napakita na parang sabi ko sa sarili ko na kaya ko palang umaway ng mga lalaki at malalaking katawan eh, basta para sa kaibigan. Kasi pag alakala ko that time, parang binabastos sila eh. So medyo mababaw lang siya, pero hindi ko siya makalimutan kasi napaka-memorable niya sa akin. Kasi first time lang na nangyari yon habang nasa biyahe kami. And then all of a sudden, na parang ganoon, na parang lumabas yung tapang ko. Although,
Hindi ko naman sinasabi na it is a virtue of courage, but out of my protection sa mga kasama ko and syempre love na din, kaya parang nagawa ko yun. So yun yung isa sa mga mababaw. And then siguro yun muna, yun muna. Para mamaya na ulit yung isa. Hindi, Sarah, tuloy may mo yan. May malalim pa ata. Yung malalim. Hindi, doon muna tayo sa mababaw. Sa wala. Kayo daw muna. Kami muna. Nabigla naman kami. Nabigla kami nung iyong kwento, Prayer Buddy Sarah. Pero doon sa scenario ni Prayer Buddy Sarah, totoo yun na lumabas doon sa situation na yon yung courage in love. Kasi parang naandun yung expression niya ng kanyang love, caring, doon sa kanyang mga kaibigan. Kaya ngayon tanong natin, are you in a relationship sa mga kaibigan mo? At ano yung nagawa mong courage moment para sa kanila, para maiparamdam mo sa kanila na naandun yung courage para maramdaman nila yung iyong love? At ako na, naisip ko, na example, hindi na ako lalayo since nandito kami ni Prayer Buddy Abby sa Ambel. Ayan, so yung pagpunta-punta natin ng Ambel, ako, para sa akin, maituturing yun na courage. Courage in our relationship, in our love to the Lord. Kasi sa panahon naman talaga ngayon, kung papakinggan natin yung ibang mga sinasabi, yung mga bad news sa balita, di ba? Ang iisipin natin, parang naandun yung takot. Naku, nakakatakot lumabas, nakakatakot magbiyahe, nakakatakot na makialubilo sa maraming tao, lalo na pag alam natin sobrang daming tao. Pwedeng mabuo yung takot, pero dahil naandoon, binibigay sa atin ni Lord yung virtue of courage, at courage na para ma-express din natin, courage in love, yung pagmamahal natin sa Diyos, yun yung ugat nun kung Amen. Bakit tayo ay bumabalik-balik pa rin dito sa Ambel. Ngunit sa kabila nun, yung ating expression, kung paano natin ipaparamdam yung love na yun, it takes courage talaga, 'di ba? Kasi madali nating sabihin, ay mahal ko si Lord, mahal na mahal ko si Lord. Pero minsan kahit sinasabi mo, lagi mo binibigkas na mahal ko si Lord, pero takot akong lumabas ng bahay. So nawala yung courage. So yung virtue of courage, yun yung ating pinagninilayan ngayon, courage in love, siguro yun yung aking maituturing na example na nai-apply ko ngayon at nai-experience ko ngayon na for the love natin para kay Lord, nagkakaroon talaga ng courage. Amen. Mm-hmm. Amen, Prayer Buddy. May sigurado maraming nakaka-relate ngayon dyan, Kasi maaari ngayong oras na to, marami na rin bumabiyahe papuntang Ambel, Amen. At naging matapang, naroon yung lakas ng loob na bumiyahe, na pumunta sa Ambel, dahil na rin Amen. Sa kagustuhan na makapaglingkod, kagustuhan na siyempre, sumamba sa ating Panginoon. So nakikita natin doon po na dahil na rin sa siyempre sa pagmamahal natin sa ating Panginoon, tuloy pa rin. Kaya God bless po sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon nakikinig. Actually Prayer Buddy Chona, Prayer Buddy Sarah, hindi lang naman courage natin sa pagpunta dito Sa totoo lang sa situation natin ngayon, may isa pang fear o may isa pang ino-overcome tayo na-overcome din natin dahil sa courage. Ako, sa totoo lang, aaminin ko, takot ako pumunta ng maaga kasi takot akong gumising ng maaga. Hashtag relate. Yung situation natin ngayon ay limitado yung upuan dito sa Ambel. So, kailangan nating maging maaga. Ayun, kailangan nating maging courage na pakinggan talaga yung mga alarm clock natin. Kaya alam nyo, yung mga binabati natin na bumabiyahe, malamang sa hindi, ilan na lang yung bumabiyahe kasi halos lahat sila naandito na. Amen. Ang maaga na. Oo, kasi talagang gusto nila na makakuha ng magandang pwesto para talagang makapagpuri sa ating Panginoon. Amen. Prayer Buddy Abby? Yeah, mentioned pa eh. Naisip ko pala kasi kung ano yung share ko pero yun nga, mapagkitin ko sana may nag-chat sa atin, may nag-chat? Oo, at sabi ng nag-chat sa atin, sabi no, ng Prayer Buddy Chona Manalo, magsalita muna kayo ha! Pero, yung sharing ni Sarah, para sa akin hindi siya mababaw. Sorry. Hindi siya mababaw kasi kung kilala niyo po si Prayer Buddy Sarah, mga Prayer Buddies,
him the Living Virgin Mary. Oh, grabe! Napakahinhin. Wow, mahinhin talaga. Hindi ako naniniwala. Parang ayaw niyang tanggapin. Ikaw nang parawa naman kay Virgin Mary. Pero, pero yon hindi, kasi kung kilala niyo talaga si Bear Buddy Sarah, hindi siya yung, hindi siya yung tipo na, Very gentle. Hindi siya, kung maaari, peacemaker eh, no? Na lover of peace si Sarah. Hindi po siya naghahanap ng away. Pero, parang hindi kaniniwala dyan. Kailan niya po si, Saint Therese. Oo, puro kapayapaan ang isinisigaw ng, ng... Mamaya may chocolate ka po sa akin, Fair Body Abby. Yeah, thank you! Kaya naman. Pero ayun, big deal yon kasi kung iisipin mo, kasi sa atin mga lalo na tayong mga babae, ang hirap-hirap mag-stand up sa mga bagay na ganun, eh, no? Na buti na lang talaga na kapatid pala ni Luisa yung mga lalaki na yon. Kasi kung hindi ko rin alam kung ano yung mangyayari. Kung ako, iniisip ko yung sitwasyon ko kung ako nandoon, maaaring makahanap din ako ng courage, pero talaga nabilib talaga ako kay Sarah. So, yung sinasabi niyang small, maliit na bagay yon, hindi ako makapaghintay malaman kung ano yung malaking bagay na nagawa niya. Mamaya po yan, abangan nyo lang po. Pero yung akin naman, yung courage sa, courage in love, ano nga bang pwede kong ma-share dyan? Yee! Kasi nag-iisip ako, unlo ko to! Pero, hindi, eto, yung courage in love naman ay in terms of sa paglilingkod din kay Lord eh. Parang courage for the love of God or in the love of God. Kasi hindi naman ako tsaka iba natin mga kasamahan, mga prayer buddies natin na mga young evangelist, malamang sa malamang naranasan din yung times na nagsisimula sa gawain tapos pinipigilan ng mga magulang. Tapos nandun yung point na mahal mo yung dahil nandun yung point na gusto mo syempre maipakita yung mai-express yung pagmamahal mo kay Lord, pero at the same time ayaw mo namang masaktan ang yung mga magulang, no? Pero alam niyo, dumating din sa point na hindi ako kinakausap nila papa, nagagalit sila sa akin pag umuwi ako galing outreach. Ang uwi ko talaga ay ang tahimik talaga ng ang tahimik ng bahay. Kasi ayaw nilang magsabi ng mga bagay na ikalulungkot ko. Ayoko naman din magsabi ng mga bagay na makakasakit sa puso nila kasi hindi ko sila sinusunod. Oo, ang awkward talaga, tahimik. Na parang ang uncomfortable sa bahay, na parang kung pwede lang, wag muna ako sa bahay. Magtatagal ako sa labas, pwede gagawin ko. Pero alam mo yon, yung courage dun sa ginawa ko ay nakaya kong panindigin yung pagmamahal na meron ako kay Lord. Na dumating man sa point na hindi ko man naibigay yung hinihiling ng mga magulang ko sa akin na magtrabaho o maghanap ng o lumabas sa ministry. Pero yun yung bagay na masasabi kong nagawa kong kwentong courage para sa pagmamahal. Yung nagawa kong hindi sundin o nagawa ko rin kahit papano nung panahon na yun, nasaktan ko yung puso ng mga magulang ko kasi hindi nila naiintindihan yung gusto ko sa buhay, yung gusto kong mag-serve kay Lord, gusto kong magpagamit kay Lord, no? And nung panahon na yun, nalaman ko na ito yung tamang desisyon na ginawa ko kasi ako man ay natatakot na sumuway kila mama, natatakot man ako sa desisyon na ginagawa ko, pero yung takot ko unti-unting napalitan ng peace, no? Yung katulad nung sinisigaw ng puso ni Sarah. Pero peace na kahit na nagkaroon ako ng courage na i-express kila mama, i-explain talaga sa kanila kung ano yung side ko dito sa kung bakit ko ginagawa yung paglilingkod kay Lord. Kasi hindi kami magkakaroon ng understanding kung hindi ko i-explain sa kanila yung dahilan kung bakit ko 'to ginagawa. And yun yung courage para sa akin, yung courage na ipaunawa sa mga magulang ko na mahal ko po kayo, pero ito yung aking desisyon at gusto ko po na
maunawaan niyo po tong desisyon ko kasi masakit din sa puso ko na hindi ko po kayo na ano, parang hindi tayo maayos tas ako may relationship kay Lord. Parang ganon. So, yun yung unang panahon na naisip ko na ay nagmamature na pala ako kasi kaya ko nang adult na pala ako somehow kasi courage ka na sa decision. Yes, to stand on my decision kasi nga out of the love of God. Ayun. And I thank you. Yun din. Meron pa po susunod si Prayer Buddy Chona. Saka back to you. Saka yung malalim na dahilan. Hoy, hindi okay na yun. Explanation na oras. Hindi titigil tong ano na to. Episode na to na hanggat hindi natin naririnig yung Ayan, napakaganda ng mga kwentong courage ng ating mga prayer buddies. Amen. To narinig po natin. At syempre ako din noon, mag-share din po ako. Actually, pareho tayo, prayer buddy Abby, no? Pero though hindi man at same na sa family, no? Kasi ako naman yung family ko naman supportive sa akin eh, sa akin sa pagsaserve ko. Nga lang, kumbaga yung naging ano lang sa akin is yung siguro yung own dream ko na yung kumbaga ba yung sariling gusto mo na career na sinet aside mo yon dahil sa pagmamahal mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So actually yun nga hindi ko rin plano talaga na ako na maging preacher. So matagal naman na to na lagi ko itong sineshare. Pero ngayon dahil na kumbaga, nung una kasi, hindi pa talaga 100% na ito yung gusto ko. Pero ngayon, masasabi ko talaga na salamat sa Diyos na binigyan na niya ako ng assurance. At nagkaroon na rin ng peace, no? Katulad ni Prayer Buddy Abby, na noon, no? Andun yung takot, hindi alam kung, hindi sigurado na ito bang decision na ito, na maging preacher, na mag-serve sa ating Panginoon, ito na ba yung gusto ko talaga, na ito na ba talaga iikot yung buhay ko, no? At noon, na hindi sure, hindi kumbaga 100%, pero dahil na rin sa tulong ni Lord, sa biyaya ni Lord, naging ano na, kumbaga 100% sure. Praise na, God. Ano po? Praise God. At yun, yung masasabi ko na yun eh, courage na yung kalimutan mo yung gusto mo, kalimutan mo yung sa tingin ng mundo na maganda, na kailangan, ito yung meron magandang profession, na gano'n, di ba? Yun yung sinet aside ko, at ang tinanggap ko ay yung magandang plano ni Lord, na yun nga ako ay maglingkod sa kanyang ubusan. At isa pa sa mga ano talaga, yung ngayon, yung present, yung ano natin, everyday hayo natin, na dahil syempre ito yung gusto ko eh. Ito yung actually dito ako mas lumalakas. Even nga minsan parang dumarating na parang nanghihina ako, parang hindi maganda yung pakaramdam ko. Pero sabi ko hindi. Baka maari, baka ano lang to, no? Pagsubok lang, no? At masasabi ko na mas nagiging strong ako. Mas nagiging strong ako kapag nasa gawain, kapag nagsaserve kay Lord, kapag nagsashare ng Word of God. So, and syempre hindi naman madali yung ating ginagawa tulad ng naikwento ni Prayer Buddy Mayan na kung sino-sino yung nakakasalimuhan natin at nandyan din yung mga negative thoughts, di ba, na ano, baka ganito. Pero, dahil nga sa pagmamahal, sa passion natin, no? Yung passion natin sa ginagawa natin, sa passion ko sa ginagawa ko, sa pag-share ng Word of God, nalalabanan yung takot, napagtatagumpayan yung takot dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoon at saka dahil sa love ko sa pag-share ng Word of God. So, yun lang. And, meron din ba akong i-share din pa? Ang dami. Okay lang yan. Ano, siguro sa masasabi ko rin sa kaibigan, syempre, di ba sa kaibigan, hindi lagi okay yung relationship. Nandyan, sabi nga, ang tunay na magkaibigan, minsan dumadaan sa mga sitwasyon na andyan dumarating nagkakamali, may mga faults, no, may mga mistakes, may mga di pagkakaunawaan. At nakaranas ako ng gano'n na, halimbawa parang yung kaibigan mo, meron siyang pagkakamali sa iyo, no. Pero dahil nga sa pagmamahal mo sa kanya, mas nangingibabaw
yung nakikita mo pa rin sa kanya yung kabutihan, kabutihan niya, no? Mas nangingibabaw pa din yung tiwala mo sa kanya. At nakikita mo pa rin na itong taong ito, hindi siya yon, hindi niya yon ginisto. Kumbaga nagiging nandun pa din, mas nangingibabaw pa rin yung yun nga, yung tiwala, yung pagmamahal, yung nakikita mo pa rin yung kabutihan niya. At handa ka pa rin na tanggapin yung kaibigan mo na yon dahil nga sa pagmamahal. So, kumbaga para sa akin ano yun eh, tapang kasi 'di ba? Kapag ang isang kaibigan halimbawa, merong nagawang hindi maganda, kumbaga syempre parang ang usual na gagawin diyan is kumbaga magtatampo ka, magagalit ka at parang magiging broken na yung relationship niyo as friend, 'di ba? Pero dahil ang para sa akin ang tunay na tapang, no, ay yung hindi yung kumbaga magiging parang magbo-broken na kayo, yung friendship niya is masisira, kundi mas magiging daan 'yon para mas lalong maging strong yung friendship niyo at para maipakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal, na kaya mo siyang tanggapin sa kabila ng mga mistakes na 'yon. So, yun lang. Amen. Parang may kulang pair body check. Ano sa ano daw, courage sa boyfriend and girlfriend. Wala pa ako sa ganun eh. Friend pa lang eh. Ay, friend. O, friend daw pala. Okay, nasagot na yung tanong. Lagi na lang daw ng boy. Sorry, ganun. Joke lang. Ayan. Praise God. So, alam nyo, tawag dito, ang ganda ng sinabi ni Prayer Buddy Chona. And kanina, nung sinasabi ko na mababaw law yung parang shinare ko, actually, nag-iisip kasi talaga ako kung ano yung share ko na isang, ano. Pero nagustuhan ko kasi sinabi ni, parang ni Prayer Buddy Cho, parang ano din yan eh, pumapasok yung bang tapang mo na, o malakas ng loob, o parang, yung magpatawag, parang courage to forgive, kasi nagmamahal ka. Pagdating sa mga kaibigan. So, parang ganun. And then, isa siguro sa, ano, sa, parang gusto ko ipahabol, yung parang courage and love na parang na-experience ko ngayon, is yung parang, sabihin natin, silent war between my family tsaka sa mga relatives. Ang aim ko talaga, I mean, ang parang inaano ko, yung parang pinagpe-pray ko kay Lord na magkaayos sila. So, parang ako nakikita ko mayroong shortcomings yung family, may shortcomings yung relatives, katulad ng sinabi mo sa friendship. And then, parang minsan, hindi mo maintindihan bakit ganun yung mga actions nila, bakit kailangan laging naiinis, nagkakaroon ng samaan ng loob. Tapos siguro yung courage doon dahil pares ko silang mali. Mahal ko yung family, mahal ko yung mga relatives, ganyan. Ang yung current din na parang pinangahawakan ko ngayon na dahil mahal ko sila, both sides, and gusto ko parang magkaayos, ay yung parang parang nag-i-stand up lang ako na dapat hindi ganito, hindi ganyan, tapos dapat magkaintindihan, hindi dapat magkaroon ng sama ng loob. So kahit na parang minsan inisip nila balimbing ako. Pero wala eh, kailangan kong maging bridge para dun sa magkaayos sila. So yun lang yung parang naisip ko dun sa sinabi ni Prayer Buddy Chona. Amen, amen. Napakaganda, amen. Ng sharing ni Prayer Buddy Sara. Meron tuloy akong naalala, no, na experience ko din ganyang moment din. Na parang, ano kayo eh, sa kabila na parang, di ba, minsan dumarating na takot tayo na magsalita. Lalo na bata tayo. Oo, kung tama. Yung kakausapin natin, mas may edad sa atin. Totoo. Di ba, mas may edad. Tapos, kung ikaw yung gusto, pero ang gusto mo kasi, maging okay yung relationship, lalo na yung taong ito na nakikita mo na nahihirapan kasi nga dahil hindi maganda yung relasyon nila at strong yung love mo sa kanya, talagang ano, kakalimutan mo na yung sarili mo. Sige na, tutulungan ko, sasabihan ko sila, kakausapin ko sila. Kasi nangyari yun sa akin, kasi yung mama ko kasi, nagkaroon ng, kumbaga, ng hindi pagkakaunawaan. So, dahil daw ako yung bata, tinawagan ko yung ate ko, no? Tinawagan ko siya at kinausap ko siya na yun, na nawa, maging okay, ganon. Kasi syempre, lalo na pag ang nanay talaga ang nasa involved, kumbaga, yung puso ko talagang ano eh, gagawin ko ang lahat para kay mama, syempre eh. Ano eh, lalo na ako, bunso ako. Mama's girl. Mama's girl na po. So yun. So salamat sa biyaya ni Lord at sa prayer din. No? At yun yung isa rin sa ano eh,
tapang na ipapakita natin sa pamagitan ng pagluhod. Pagluhod natin sa ating Panginoon. Hindi siya kasi kahinaan yung pagluhod, kundi kalakasan yung pagluhod para sa ating Panginoon. At dahil yon sa pagmamahal natin. Amen. May sasabihin ata si Prayer Buddy may ano eh. Oo nga eh, naunahan ako ni Prayer Buddy. Pero kanina habang nakikinig ako kay Prayer Buddy Sarah, sabi ko hindi kami nagkamali ni Prayer Buddy Abby. Peacemaker nga si Prayer Buddy Sarah. Tsaka tama, mas mabigat talaga yung mabigat na example niya. Tama. Imagine namin, family kasi yun eh, ano, about sa amen, family. Amen. Pero kahit ganoon pa man, ano, maganda yun na makita natin at mapagnilayan natin ngayon na yung courage na ang iyong intention naman kasi ay para sa kumbaga para sa ikakabuti, no, sa ikakabuti. So nawa ano, matanggal talaga yung fear kapag dumadating tayo sa mga sitwasyon na ganyan. Kasi kahit sino naman sa atin, kahit hindi lang sa family, sa friends, 'di ba? Darating yung point na kahit bata ka, sabi nga ni Prayer Buddy Chona, pag matanda yung dapat mong paalalahanan o matanda man yung dapat mong sabihan, ano, sana naandun yung courage. Hindi courage na nagmamatapang ka dahil akala mo ikaw yung mataas, kundi yung courage na merong care, ano, merong love, dahil concerned ka kung paano mapapaayos yung inyong relationship. Tsaka dagdag ko lang din, ano yun eh, parang balik tayo dun sa ano, nabanggit natin na Bible verse dun sa First John 4:18 na kaya mo nagagawa yung mga bagay na yon, yung katulad din sabi ni Prayer Buddy Choi, yung magsalita sa mas nakakatanda, no, kasi yung pag-ibig mo sa kanila ay tunay, sabi sa English na oga or perfect, sabi nga sa iba pang English translation eh, na nagpapatunay na yung ating pag-ibig sa kanila, yung ugat kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin ay dahil doon sa tunay na pagmamahal natin sa kanila. Yung pagmamahal na tulad ng pagmamahal ni Lord sa atin. Amen. 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 Idadagdag pa ba tayo? Kasi nakita ko bigla yung oras, 11:50 na pa. Ano? Pero yun, kanina habang nagsasalita nga si Prayer Buddy Abby, tapos nabanggit niya nga yung ating verse kanina, ano, tinuloy ko yung pagbasa, ayan, nawala tuloy. tapos ang sabi po dito, ano, sa verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. And naalala ko, no, siguro sa ating pinag-uusapan na ngayon na about courage in love, ano, isa sa pinakamaganda talagang example ng larawan ng courage in love ay yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. Na siya'y naging matapang na yakapin yung krus bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Napakaganda. Sobrang ganda, parang na-stand time lahat. Eh. Thank you, Lord. Amen to that, no, Prayer Buddy Mayan. Talagang si Lord yung pinaka-modelo natin na nagpakita sa atin ng pagmamahal. At sa pagmamahal niya, naging matapang siya na harapin lahat ng sakripisyo para sa ating kaligtasan. Ayan, so ngayong oras po na ito, no, nagbabadya na po yung ating oras. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, no? At sa oras na ito, maya-maya po, no, magkita-kita po tayo sa gawain sa ating Saturday Family Appointment with El Shaddai. At sa oras na ito, Prayer Buddy Sarah, tayo manalangin na. Hallelujah! 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 O Diyos, marami pong salamat sa mga karunungang binigay mo sa amin. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa patnubay mo. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat, O Diyos, itong pag-ibig na ito ang nananahan sa aming puso. Kaya naman na ibabahagi po namin ng pagmamahal. Katulad po ng sabi mo, O Diyos, mag-ibigan kami. Mahalin ka namin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, at ganun din ang aming mga kapwa, at hindi lamang aming kapwa, bagkus ganun din ang aming mga kaaway. O Diyos, salamat po sa pag-ibig mo na ito na nanahan sa puso namin, kaya ito'y aming naibabahagi. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kami bigyan ng tapang at lakas ng loob upang aming maisabuhay ang aming pagmamahal sa bawat isa, higit sa lahat para sa iyo, Panginoon. Pagtibayin mo kami sa aming paglilingkod, pagtibayin mo po kami sa misyon na ipinagkakaloob mo sa amin. O Diyos, ang lahat po ng kapurihan ay tanging sa iyo lamang, Lord God. Ang lahat ng mga tagumpay na
aming nagagawa dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong pag-ibig. Mangunak po kayo sa aming buhay. Pagpalain mong patuloy lahat ng iyong mga prayer partners, sa mga, ang mga nakikinig ngayon, i-bless mo po ang kanilang buhay. Lalo na po, Ama, ang aming punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, patuloy mo pong i-bless ang kanyang buhay, O Diyos, at ang kanyang buong pamilya, ang aming Head of Education, Brother Ray Vargas, Panginoon, patuloy mong pagpalain lahat po ng mga preachers, lahat po ng mga manggagawa. Manguna po kayo sa aming buhay, patnubayan mo po kami at ang gawain po mamaya. Lord, amin pong inaangkin ngayon pa lamang tagumpay na at lahat po ng mga dadalo po roon, makakatanggap ng himalang kagalingan, kalakasan at liwanag na nagmumula sa iyo ay aming matatanggap po Diyos. Salamat po, Panginoon. At ito po ang aming samat dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon si Kristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord! At ito po ang inyong nakasama, Prayer Buddy Choi na Manalo. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Prayer Buddy, Sister Sarah Joy Reyes. At maligayang araw ng mga puso po bukas. God bless po! Wow, Tagalog na Tagalog ha. Pero ito rin po ang inyong nakasama at pansamantala po nagpapaalam Prayer Buddy, Sister Mayan Parkaray, and God bless po sa inyo lahat. Akala ko babati kayo na Happy Valentine's. Wala na ako eh. Pero maraming salamat po sa lahat na sumabay at na kasama po namin sa araw na ito. Sa technical side po natin, Sister Nery Canyalita, at ako po ang inyong likod.